Ganun po ang armchair. Hello. Ako po si alias Jerome. Nanumpa po sa batas na malayang nagsasabing nagsasalaysay sa buong katotohanan at sumunod. Naging membro po ako ng PGC dahil po sa mga ulang ko sa nanay ko po nung 2000 siya nagsimula. Yung 2000. Tapos po ako po ay nakasama sa KGC dahil nanay, sabi ng nanay ko magsamba daw sa ano KGC. Nung nagsimula po ako bilang po isang ano youth children's, yung bata pa lang po ako, 12 years old pa lang po ako, doon po sa amin pinababibinta na po na ako ng kotomaya, pastillas, at saka doon sa mall, cheese stick, sa mga mall, sa lahat na pinapaaral po nila ako ng elementary, kaso bawal po ako pumasok sa paaralan pag hindi pa ako naglalampaso, nagbibinta ng kotomaya tuwing umaga. Doon po yung kalaunan po na nagandahan naman ako sa sistema kasi para malayo naman ako sa yung mga bisyo. Tapos po pumunta, dinala po ako sa as a part-time worker doon sa Cagayan de Oro noong 2002. Then sumali po ako sa youth camp doon sa Davao International Youth Congress. Hindi pa po ako nakapag hindi pa ako pa pumalik po ako dito. Tapos mga nag-decide po ako na mag full-time worker sa KGC noong 2004. Inikayat po ako na mag full-time ng The Kingdom of Jesus Christ dahil mahilig po ako sa musika, sa sports. Sinabihan ako na ma-develop ko daw ang kakayanan ko sa pag full-time worker. At meron din nagsabi sa akin na youth, tinatawag namin youth leader o youth coordinator, na huwag ka nang huwag ka nang bumalik sa inyo. Tapos huwag ka nang mag-aral kasi pag magagraduate ka, ganun din, bibit-bitin mo rin, plastic rin. Yun ang sinabi sa amin. Nung pumayag po ako, dinala po ako sa mansion ni Pastor sa Barangay sa Oyo, Novaliches, Quezon City. Yun sinabi ni Miss Amanda doon sa Mozart Street. Compound doon na nakatira sa mga full-time, katabi nito sa mansion ni Pastor at sa transmitter is Eminay. Pinatigil po ako mag-aral at dahil bata pa po ako, pinagbinta po ako ng kutsinta, pinagsolicit. At pinagsolicit po ako dito sa buong Kamaynalaan. Since ang edad ko po noon, mga 14. Dahil, tapos po, nung lahat-lahat ng mall dito sa, lahat ng mga mall dito sa Maynila, naikot ko na po eh. At sa buong buong Luzon, lahat ng mga mall dito, yun po kami po yung nagpumaakyat sa bus, nagsusolicit, umaakyat sa jeep, nagbibigay ng mga letter, sinasabi na estudyante daw po kayo kami, pero hindi kami totoong estudyante. Lahat po mga ID ginagamit po namin, puro piki. Ginagawan po kami ng mga piki, ng mga ID, piki ng mga student. Tapos po, tuwing December, gumagawa din sila ng mga piki ng mga association. Marami pong association, 7 association na tayo. Natatandaan ko po mga association, Alay sa Maya Kapansanan Association, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha, Thumbs of David Orchestra, tapos Silencio Foundation, mga Achievers, meron pang mas marami pa ginagawa nila. Tapos student, mas marami pa sila mga association na ginagawa kahit piki. Pagkatapos nun, yun, binibigyan kami ng mga piking ID din at saka yung mga piking mga letter na pagkatapos, meron po kami pag naglalabas po kami doon sa mansion sa Oyo, meron po kami mga by category kasi doon po yung nagsosolicit doon at saka nagtitinda. Meron category A, E+, B at C. Ako po, nabilong po ako sa category A+ kasi po nagre-remit po ako everyday 2,000 po. At saka bawal po kami, lalabas po kami doon dapat alas 4, alas 5 na madaling araw, maliligo na po kami kasi meron, dadating na po yung mga bus, yung ginagamit nila na bus na nirerentahan nila, yung lipad bus na noon sa Novaliches. Tapos meron din sa mga bus na mga yung para sa mga category A+ na mga aircon, mga KGC bus.
Tapos doon po kami na sumasakay yung mga category plus kasi mga malaki daw ang income namin. Tapos yung kawa yung masaklap doon, meron kasi galing kung category C at saka D ka, pa yung income mo lang 500 pa baba. Doon ka matutulog sa ano, walang aircon, mabaho yung paa. Tapos magulo, marami magnanakaw. Kung anong kunwari, ano ka, wala kang income. Tapos umuwi ka ng umaga. Pagka umagaan yan, hindi ka na papalabasin. Tapos sabihin, doon ka na sa ano, kusina or doon sa labandira, maglaba ka. Papalabihin ka ng mga 1,000 na pantalon, pabaras sa'yo yan. Kapag wala kang kita. Pagkatapos noon, lumaki na ako nung mga 2009, na ano daw ako, na nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi, by ministry kasi yan, na nabilong po ako sa logistic department noon, nung time nag-full-time ako nung 2004. Pagkatapos noon, na nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa ano, yung pag-distribute ng ano, ng Coca-Cola, yung mga soft drinks, kasi nag-negosyo siya ng ano noon sa Saoyo, yung mga soft drinks. Pagkatapos noon, doon na hindi ko akalain na magkasala daw ako kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati noon eh. Kaya nag-girlfriend po ako. Nagkanubya po ako ng anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa. Tapos niaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos noon, sinabi ko lang sa kasamahan ko tapos nireport na ako. Kasalanan daw. Kaya nung na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Natawag ni Pastor. Yung hook-up, yung true calling siya. Tapos, yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, in-hook-up niya kami. Marami kami nung may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nag-ibag-sintahan, tapos, ano na, naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami ng full-time nasa loob ng compound, Kingdom of Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig, doon nakasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambababae, panonood ng sine. Kaya tayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga full-time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihelubilo sa mga hindi namin kapwa membro. The Kingdom of Jesus Christ dapat kasi buong pagkatao namin, ialay namin kay Pastor. So once na mag-full-time ka, mag-fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo-lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full-time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo, ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit kabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung meron kang pirang tinatago. Ganon sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, na sinabi niya sa amin kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader, at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at may at ang ari namin. Doon ko naisip na kumalas sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kung kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force. May lalaking may baril. Dapat doon, natawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang Bartolina, mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito. Nagsasampay ng damit ang mga labandira dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric pan, masyadong mainit. Dalawang araw kami nandun at umakyat si minister, dalawang minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang, ang leader ng Task Force Davao na may kasama sila mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So kinuha mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang dumugo yung ulo mo? Opo, ma'am. Before yun, ano, binasahan mo na kasi ng ano, ng Biblia.
kasi kalooban doon ng ama, tapos pinapapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam, nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Sige po, patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanan yun, mama. Tapos, meron akong kasama doon na sabi niya sa akin, sinabi niya sa kasama ko, akala ko langit to, hindi pala, impyerno daw. Kasi yung naranas namin, ang pakiramdam ko that time, parang mamamatay na ata ako o mahubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Eh, akala namin hindi namin makayanan. May kasama din kaming saksi police doon na may sala din. Siya din ang ano din siya, ang parang close friends din siya ni Kibuloy. Siya ang tagsaksopunis namin siya doon sa The Kingdom of Jesus Christ. Ang sala niya naman, meron yata siyang ano, inilamas na ano, pastoral, kaya galit na galit si Kibuloy. Ang ginawa sa kanya, sinampal sa harap namin. Hindi nila alam na yung ang tao pala yun, may sakit pala sa puso nun. Pero sabi nila sa amin na namatay na daw yun dahil na ano, na stroke, dahil pagkasampal. Pero hindi namin nakita kasi kinulong na kami. Pinahinga lang kami sa isang linggo bago kami nilipat kami noong December 2009 sa isang abandonadong building ng Guadalupe, Makati City. Yung tinatawag nilang Isimenay office ngayon. Doon kami dinala. Dalawang palit lang yung mga damit namin, inold nila, yung mga malita namin. Binigyan lang kami ng dalawang damit, pang trabaho lang. At ating gabi, inutusan kami na i-demolish ang mga pader na yun. Kasi yung building na yun ng Isiminay, abandoned building yun eh. Galing sa ABCB na nabili ni Kibuloy. Yung ginawa namin doon, magtrabaho. Kaso, nagtatrabaho kami, walang permit. Kaya, magtatrabaho kami noon, madaling araw. Dinidemolish namin yung bawat kwarto doon, 11th floor hanggang sa baba. Yun ang ginagawa namin. Tapos mayroon kaming ano doon, mayroon dalawang gwardiya na mayroon mga baril, kaya hindi kami basta-basta makatakas. Dahil sa madaming aksidente na naisipan na namin, kasama ko nang tumakas, gumawa kami ng basketball ring sa ground floor at linaro namin yung mga gwardiya dahil mahilig sila sa basketball hanggang mapagod sila. Kaya noong gabi na yun, mahimbing ang tulog doon, kaya doon kami naka-chance na tumakas. Kahit wala kami mga damit, tumakas kami. Katapos nun, nag-taxi kami, papunta kami sa Lunita. Wala naman kami dalang damit, wala kaming pira. Ang ginawa na lang namin, doon kami sa Lunita, kaumagahan. Tapos, hinanap namin yung kasamahan din namin matagal lang lumabas na nag-boarding house doon sa Sampaloc. Kaya nakitira muna kami. Hindi namin alam kung makakasurvive kami kasi wala naman kami pinag-aralan eh. Hindi kami nakapagtapos ng high school kasi sabi nga pag-aralin kami pero hindi kami nakapagtapos. Pagkatapos, hindi namin alam na pagkatapos, hindi namin alam kung anong gagawin namin, Madam Chair, na kung ano nang gagawin sa buhay namin. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Kung trabaho, kaya naisipan namin na yung ginagawa namin sa loob dati sa KGC na magtitinda, ginawa na lang namin din magtitinda para mabuhay lang, makapag-survive sa buhay. Kaya noon, kung nakikita namin yung mga kasamahan namin dun sa loob, pag nakikita kami nagtitinda para sa sarili namin, tinatawag kami Serpent Seed. Yung Serpent Seed yan, yawa yan eh. Yung ano sila, yun ang mga words nila, Serpent Seed. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Salamat kaayo sa iyo, Jerome, sa iyong pagsalaysay. May ilan lang akong follow-up questions sa inyo, pero for the record, bago yung follow-up questions, Alias Jerome has submitted an affidavit to the committee with his oath taken before our Senate Committee Secretary. So for the record po yun. Oh, for the record, oath taken before the Senate Secretary, Attorney Ray Bantug. So Jerome, follow-up questions sa testimonya mo. Opo. Paano mo nalaman na si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Kaya siya mismo ang nagsabi. Kaya sinabi ko sa affidavit, Madam Chair, na tumawag siya mismo sa amin. Yan ang tinatawag naming hook-up, draw calling yun. Tapos kinukunik namin sa ano,
sa speaker para kalahat kami.